Pagpalang Friday morning po sa inyong lahat, mga ka-TOTS at mga ka-TFTD. At again, para po sa ating pagninilay sa araw na ito, ang ating magiging tanong ay, paano ka tumutugon? Sa Ebanghelyo po natin ngayong araw na ito na hango sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 3, mga talata 13 hanggang 19, ay mababasa natin dito yung pagtawag o paghirang ng ating Panginoong Hesus sa 12 apostol. At yun nga, more on parang ang mababasa natin dito yung pagtawag o paghirang eh. Pero gusto kong magtuon ang ating pansin dun sa pagtugon. Kasi yun nga, the fact na sila nandoon, edi ibig sabihin ay tumugon sila sa invitation ng ating Panginoon sa tawag ng paglilingkod. At yun nga, yun ang tanong natin eh, paano tayo tumutugon o paano ka tumutugon? May dalawang attitude dapat sa pagtugon natin sa tawag ng Diyos sa paglilingkod. Ano? Pero nga pala, bago tayo magpatuloy, di lahat naman kasi tayo tinatawag eh. Sa bisa ng ating binyag, tayo, di ba, nakikiisa tayo dun sa threefold ministry ng ating Panginoong Hesus, yung pagkapari, pagkahari, at pagkaropeta. At pag sinabi nating pagkahari, ay ito ay tumutukoy dun sa paglilingkod, ano? At yung pagkapari at pagkapropeta, lahat ng ito ay tumutukoy sa panawagan ng paglilingkod sa atin. Kaya, sa isang bahagi, hindi lang naman kami yung mga pari, mga madre ang tinatawag sa paglilingkod eh. So basically, tayong lahat, we are called to serve. As servant leaders, tulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesus, naparito siya para maglingkod, hindi para paglingkuran. Kaya lahat tayo doon tayo tinatawag. Yan ang invitation sa atin. That is one of the vocation na tinatawag tayo ng Panginoon. Kaya lamang, ay paano tayo tumutugon? Ano? How do we respond? So sabi ko nga kanina, may dalawang attitude po na dapat maging ugali natin sa pagtugon natin sa panawagan ng Diyos sa paglilingkod. Number one is, let's always respond with humility. Ano po? Kababaan ng loob. Bakit? Bakit kailangan ng humility? Eh, simpleng tanong, sino po baga naman ang karapat dapat sa biyayang ito? Sino ba ang karapat dapat tawagin ng Panginoon para sa buhay na ito? Eh, tulad po namin mga pari, who are we na hinirang ng Diyos para maging pari? Alam naman namin yung aming mga kahinaan, yung mga kakulangan, pero just the same, grace of God really worked. Kaya kami po yung naging pari. At yun din, sa pangkalahatang pangunawa, edi yun din ang ating sana maging ugali. Kasi sino ba naman tayo para tawagin ng Diyos sa buhay paglilingkod sa kanyang bayan? Sino tayo para tawagin ng Diyos para sa kanyang, maglingkod sa kanyang harapan? Kasi tayo na nga yung nagkasala sa Diyos. Pero kita nyo yun, patuloy at patuloy tayong tinatawag ng Diyos, pabalik sa Kanya at paglingkod para sa Kanya. Kaya, sino ba tayo? Kaya mahalaga yung kababaan ng loob eh. Hindi ito dapat maging magdala sa atin sa pag-iisip na tayo karapat-dapat dito. Hindi tayo karapat-dapat eh. Minsan kasi ang nakakalungkot ay parang nagiging status. Kumbaga, status symbol sa society kapag nandito tayo sa posisyong ito. Pero mga kapatid, sana tandaan natin, let's always have that humility sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos. Ministry ang ating pinuntahan, ministry ang ating tinutugunan. Hindi ito isang bagay na para tayong ilalagay sa pedestal. No, hindi ito ganito. Kaya mahalaga yung kababaan ng loob. Mahalaga po yung humility palagi. And then the second attitude sa pagtugon, sa pag-response sa tawag ng Diyos sa paglilingkod, alam niyo kung ano, generosity. Again, nandun yung nakabase dun sa principle na, sino ba tayo? Wala naman talaga tayong, hindi tayo karapat dapat sa biyayang ito, pero pinaging dapat tayo ng Panginoon. Pinaging dapat tayo ni Jesus. Kaya ang isang attitude dapat ay laging nagpapasalamat. Generosity. Ano, let's be generous always. Dahil ang taong tumutugon sa tawag ng Diyos sa paglilingkod ng may pagpapasalamat sa kanyang paglilingkod, magiging siyang cheerful giver sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pagbibigay ng sarili sa paglilingkod. Ano po? Yun ang isang magandang basehan eh. Masaya pa ba tayo sa ating paglilingkod? Ay, kung masaya, well, nandun yung kababaan ng loob at pagpapasalamat palagi. Garantisado yun. Pero kung nakakaramdam tayo ng parang hindi na masaya, well, it's time to think. Ano ba talaga? Kamusta ang aking pagtugon sa panawagan ng Diyos?
So mga kapatid, katulad ng mga apostol, sana lagi tayong makatugon with these two attitudes, two basic attitudes, upang sa gayon ay sa ating gawain ng paglilingkod, talagang maibigay natin yung ating sarili at hindi yung sarili natin ang maipromote natin sa ating paglilingkod, kundi ang ating Panginoong Jesus. Kasi din namang tumawag at humirang sa atin sa gawain ito ng paglilingkod sa kanyang simbahan. So, paano tayo tumutugon? So sana mga kapatid, sa pagtugon natin, nandun palagi ang kababaan ng loob at ang pagpapasalamat sa biyaya ng Diyos ng pagtawag sa atin sa paglilingkod na ito. Okay po, so syempre mga kapatid, patuloy pa rin ang hamon sa atin na maging mga cyber missionaries. Let us continue to evangelize the world through social media. So again po, anong aming invitation? Please like, share ang ating pong page. Ganon din ang ating Instagram at Thought for the Day, ang ating YouTube channel na TFT The Blessed and Blessing, at ganun din po ang ating TikTok account na Thought for the Day. At pagbati po ng happy birthday, happy anniversary o kung ano man sa mga nagdiriwan ng special occasion sa araw na ito, prayers po and blessings para sa inyong lahat. And then pagbati po ng maligayang kapistahan sa isang parokya po namin dito sa Diocese ng Buac, ang parokya ng Batang Seso sa Buenavista. Happy fiesta po sa kanilang parish priest, Father Jebel Luna. Power, pare! Happy fiesta po sa lahat ng mga parokyano. Happy fiesta po sa inyong lahat. Paghiling ng panalangin para sa lahat pa rin ang apektado ng COVID-19 at para po sa kapayapaan sa mga lugar na hanggang ngayon ay meron pa rin kaguluhan. At syempre, kung ang pagtugon natin sa tawag ng Diyos sa paglilingkod ay laging may humility at generosity, edi ano pa? We will be blessed and will be always a blessing to other people. Magandang araw po and God bless sa inyong lahat.